Hi guys, magandang araw. Mayroon na naman akong i-share sa inyo na panibago kong vlog. Ako ay magluluto ng sabaw 2 hours. At ito yung kanyang mga ingredients sa sabaw na lulutuin natin guys. Mayroon tayo ditong chicken feet. Binabad ko siya kaya ganyan yung kulay niya. Kasi frozen pa siya guys. Tapos may scallop tayo dito. Scallop. Yan. At saka mayroon tayo ditong meat. Ito ay beef. At saka meron tayo ditong ginger, yellow siya. At saka may dried dates tayo, may peanut, at saka may white beans, at saka mayroong dried skin. At saka yung ating golden monk na vegetables, dried vegetables yan guys. At ito yung buong papaya. So, atin sila ipiprepare, tapos pagkulo na ng tubig natin ay ilalagay natin sila. So, ikakat lang natin sila guys. Wait lang ha. Magkakat muna tayo bago ko sila ilalagay doon sa kumukulong tubig. Ayan, kung nakita nyo, nag-aantay pa rin tayo sa tubig na kumukulong. Ayan siya guys. So, magantay tayo hanggang sa kumulo siya para na mailagay natin yung ating mga ingredients. So, good for 2 hours boiling yan niya guys. Kasi yan ang aming iniinom dito. At ayan na nga guys, kumulo na ang ating tubig na pinakuluan. So ayan, nakikita nyo naman kumulo na. Ngayon ilalagay ko yung ginger, ang golden monk, ang skin na orange skin, tapos ang scallop natin lalagay ko na rin, ang ating peanut, tsaka white beans, at tsaka yung dried dates natin, yung ating papaya, at yung ating meat. Ito ay beef. Ngayon, pakukuluan natin siya ng good for 2 hours, at pagkatapos ng 2 hours, ay isusunod natin yung ating chicken feet para na makain siya, kasi yung meat ay tatanggalin ko dyan sa loob at ilalagay ko dito yung chicken feet. So, magantay lang muna tayo guys ng good for 2 hours at ilagay natin yung chicken feet. Pero lagyan nyo na rin siya ng salt. Ayan, tinakpan muna natin at magantay tayo ng 2 hours. So, isisit natin siya dito ng good for 2 hours. Ayan, 2 hours. Ayan, nakita nyo, 2 hours siya. Antay natin na kumulo at ilagay natin yung chicken feet. At ayan guys, nagpakulo ako ulit ng tubig kasi ipablunch ko yung ating chicken feet kanina kasi para hindi siya magsibo masyado. Antayin lang natin na kumulo yung tubig at ilalagay natin yung chicken feet within 1 minute. Tapos, isasalin natin siya. Ilalagay natin siya dito kasi tapos na to ng within 2 hours. So, mag-additional tayo ng 1 hour. So, bali, magiging 3 hours siya guys. At pagkatapos ay luto na. Ayan, kumulo na siya guys. So, ilalagay natin yung ating chicken feet. Hinaandang natin ng apoy kasi baka mamaya maano yung kamay natin. Yeah. Kung nakikita nyo guys, ay hindi ko tinatanggalan ng mga kuko. Ay hindi po yan tinatanggalan dito kasi ayaw ng amo kong tinatanggalan yan. Kaya, makikita nyo kompleto pa rin yan. So, ayan. Ibablunch lang natin siya ng 1 minute, tapos isasalin at ilalagay dito. Ayan. Ano lang natin para matanggal yung sibo niya guys. Para pag kinain siya ay hindi siya mamantika. Ayan, kunin na natin at atin ang salain. Ayan, ilalagay na natin yung ating chicken feet. Kinakamay ko na lang guys kasi baka mamakalsikan ako ng mainit. Mahirap na mas asugatan ang mukha ko. Ayan, malinis naman guys ang kamay ko guys. Huwag kayong mag-alala. Mabango yan, charot. Ayan, ilalagay lang natin at pakuluan ng good for 1 hour. At tapos na ang ating niluluto. Ayan.
natin? Isit natin siya ng good for 1 hour. Ano lang siya guys, kailangan hinaan nyo lang na ano, kailangan naka mahina lang siya guys, hindi siya masyado mataas yung apoy. Ayan, salamat for watching. At ito na nga guys ang ating inaantay. Buksan na natin yung ating kalderong nilutuan ng 3 hour soup na with chicken feet and papaya. Ayan, it's done. Thank you for watching.